Happy Wednesday, mga boss. Yan, malamig na Wednesday. Buong magdamag yung ulan, mga boss. Meron tayong order this morning. Tsaka wala yung size dyan. Kailangan pa natin pumunta ng Tabuan para kapag ano tayo, mga boss, pili tayo ng saktong size para sa medium size natin po na order this morning. So, yan. Punta muna tayo doon sa merkado, mga boss. Yan. Kaya nauwi na, mga boss. Ito yung ating mga dala po. Nabili natin doon sa public market. Diretso na kami linis. Dahil yun nga. Alas 8 na. Yan. Ayan na ganyan, ayan na tikas din. Ang dako, rin lang dyan, balay dyan. Yan, katapos lang namin mailublog yung baboy dyan sa mainit na yan. Mainit na tubig na yan. Ano naman yung mga uha natin ang mas. Yung ating yung mga order na dyan until Sunday po. Ito, yun na. Hindi kasama yan, boss. Kaya lagaan natin yan. Si Aubrey, saka si Joyce. Dalawang puti. Dalawang bagong kaabangan ni Edgardo, boss. Yan. Buti na lang, may naghatid ng tanglad mo, boss. Pagkilos. Per kilo nga pala ng tanglad sa amin isa 50 po, 50 pesos per kilo. Buti na lang, hinatid ni madam. Kundi operation na account na naman si Glenn ng tanglad sa pitbahay. Ready na rin yung ating isasalang, mga boss. Kapi-kapi muna bago salangan. Yan. 2 minutes more bago tayo magsalang, mga boss. Da, shout out na pala sa ating 11 plus K na subscriber dyan. Yan. Maraming salamat po sa walang sawang panunood sa aming Litsun Vlog. Daily Litsun Vlog. Sitya na po kayo sa aming mga simpleng videos. And, hopefully, kayo ay dadami po. At sa mga solid na viewers natin dyan, yan, maraming salamat. At alam na alam ko kung mga sino-sino kayo, boss, yung mga laging nagko-comment dyan. Yan. Maraming salamat po. So, tayo ay salang na, boss. Glenn, boss. Nalagari niya yung sanga ng mangga. Dahil, napapansin niyo ay purong uling na lang yung gamit namin. Yan ay gawa ng wala pong ano, wala pong mga panggatong na kahoy ngayon, mga boss. Bihira ka lang makaano ng kahoy ngayon, makabili kapag ganitong ulan na ulan po. Busdomi nga ay sa isang linggo ay makakapagbigay lang sa amin ng mga 30 lang ata na tali kahoy. Hindi rin siya makahanap ng ano po, yung mga patay na. Hindi rin siya makapagbilad dahil yun nga, walang init. Sa maganda kasi may kahoy, awas, dahil nakakatipid tayo sa uling. Yeah. Malaking kahoy na ho. Inangat ko lang yung lechon para hindi makita. Para hindi tayo mapawal ng YouTube. We'll be right back.
ayan, manual lang muna tayo ngayon, host, dahil hindi naman kami ganong busy po. Ito lang naman yung order this morning. Sayang naman yung kuryente. Hindi naman kami makagalaw-galaw dito ng maayos. Mga gawain dito, host, dahil nga, kaulan. Sa mga kaibigan natin dyan na concern po kung bakit daw ipinamahagi ko yung mga paraan ng paglilitson, kaya tingin ko wala namang masama doon, boss, dahil yung aking mga binabahagi po sa aking channel is hindi naman po kabalastugan yan. Yan naman ay makukuha na ng idea ng ating mga kababayang Pilipino po. Hindi natin alam, baka gusto nilang mag-litson business. Lalong-lalo na sa ating mga OFW dyan, ng mga kabayan yan. Ito lang po yung tanging paraan ko, boss, para may ambag sa mundo po. Ito lang yung maitutulong ko po. Dahil hindi naman tayo mapera, hindi naman tayo mayaman. Paraan lang kasi yung pagtulong, mga boss. Saka kung iniisip ng iba sa for the views, hindi naman po ako hindi naman po tayo malaking channel, nakaliit lang ng channel natin, boss. Sa mga uploads ko nga, every upload ko, kikita na ako dyan ng mga 100 pesos kada upload ko. Yung buong araw kong ginagawa yung mga binibidyo ko, hindi po malaki yung kita dyan, boss. Dahil alam nyo po yan na maliit lang tayo. Minsan nga, yellow pa nga yung ating dollar sign. May adsutability pa nga tayo, boss. So, hindi ko raw pagdamot yung aking mga natutunan po sa pag-litson. Para naman na maalala tayo ng ating mga kaibigan dyan. Walang bayad yan. Hindi naman tayo humingi ng bayad para i-share yung mga idea sa pag-litson. Never pa tayo humingi ng mga kapalit dyan. Kung ano man yan. Yung manood lang kayo at saka mag-comment tayo. Yan. Sapat sa amin yan, boss. Binabasa namin yung mga comment nyo. Kasi yung concern daw nila is baka may gumaya daw na business sa atin, boss. Yung magiging kompetensya daw. Saka wala namang problema sa akin yan, boss. Yung mga paunti-unting order sa amin, sa sapat na po sa amin yan, boss. Matutusan ko lang yung pangailangan ng aking pamilya. Ang makasama po sila sa araw-araw ay talagang blessed na po ako dyan at happy-happy na po kami dyan, mga boss. Hindi ko hangad na akutin yung pera sa mundo po. Wala akong balak imaman ng imaman. Yung simpleng buhay na po talaga yung gusto ko, mga boss. Yung ganito lang. Yung makakasama kami ng aking mga minamahal po sa buhay. Masaya sa aking ginagawa. Gusto po ako dyan, mga boss. So, wala akong problema sa mga kakompetisyon ko sa litson business. Dahil hindi naman masama yan dahil naghahanap buhay din yan sila, boss. Saka nagsisikap din yan para matustusan din yung kanilang pamilya. So, nasa sa kanila na yan kung paano nila i-handle yung business. Mas mabuti nga, mas maraming litsonero para dadami rin yung customer, boss. Para magiging matindi yung labanan. Ganun lang po. Yung isipin na suluhin nyo yung isang lugar na kayo lang po yung litsonero. Dapat share-share lang po. So, ilang minutes na lang tayo iahon, boss. So, pasensya na po sa mga kalitsonero natin dyan na yun nga, medyo na-reveal ko yung pamamaraan ng paglilitson. Pero kung kayo ay tunay po na litsonero, wala pong problema sa inyo dyan, boss. Dahil confident po kayo sa inyong trabaho.
Tsaka sa mga kakumpetensya nga namin dito, boss, never po akong namimersonal sa kanilang gawa. Hindi rin ako aninira sa kanilang business. Fair play lang tayo dito, boss. Tsaka mind your own business lang po. Galingan nyo na lang po. Galingan nyo na lang trabaho po para meron din kayong, meron din nalapit na customer. Minsan nga dito sa amin, may naninira po sa amin, boss. Kami daw ay ng lap-lap daw. Para saan ba ho? Para may ulam kami. Kung yan na lang naman isa yung issue nila para makaulam kami, aba, talagang kakamali sila doon, boss. Wala. Kung ulam lang yung basihan, ay hanap pa nga namin is isda. Sawa na kami sa karne, boss. Hindi naman sa pagmamayabang, pero kaya kong i-produce yung ulam po ng aking mga kasama dito, boss. Ay hindi galing sa nakaw. Sinisikap na namin na maganda tingnan yung litson. Tapos sa kukunan ba naman. Ayos lang. Wala tayong magagawa. No? Kasi mga taong ganyan, boss. Patuloy lang po tayo sa ating buhay. Basta alam natin na tayo ay malinis yung gawa. Wala tayong mga ginawang krimen sa ating negosyo. Bawal na bawal sa isang negosyante yan, boss. Ipapahamak na natin yung ating hanap buhay. Hindi na po tayo ganun, boss. Hindi naman ako naniwala. Yung naniniwala sa mga ganyan. Sino ba namang may-ari ng negosyo na ipapahamak yung kanyang paghahanap buhay. So, kapag ganyan, huwag kayong ma-discourage sa mga taong ganyan. Dala. Yan yung mga taong mga nawas. Mga insecure lang yan. Mga naiinggit sa inyo. Kaya ay nakaahaw na, boss. Pumunta nga pala dito yung isang reseller natin. Napaalala sa kanyang bili. Hindi ko na malaya. Wala palang battery yung cellphone ko. Kaya tao ka na yung pumunta dito, boss. So, habulin ko pa yung pag-atahi po ng ating daily para mahabol natin yung alauna na delivery. So, time check, alas 11 pasado na, boss. Kami nagbunot nila. Mar, naman na-headband, Mar. Sa Colorado Homes. Then, hanapin nyo si Ma'am Claire Dahay. Kaya medium size namin, boss, worth 7K po. Wala pa rin tigil yung ulan, boss. Pero malapit na naman yung pag-delibera nila niyan. Yan, balutin nyo ng pagmamahal, Mar. Nabasa ng ulan. Di pa si Dulinde, parang nasi cookie ah. Parin ko't mo, Mar. Sako, Mar. Bala, mabasa ang deliver. Wag lang ito. Uy, agad, Mar. Ganyan kalab niyo, Mar, yung aming mga minamahal na customer, mga boss. Di bala yan daw na siya daw yung mabasa. Wag lang yung litson. Good, Mar. Para naman makaligo ka, Mar. Okay. Ikaw drive lane kay ay agaan naman po nino. Hindi mo tayo bugat mo. Bagong bunot kasi ng ipin si Umar. Ah, di ko ah, dawata lang ko na ipot ito. Nagaan naman po nino. Hindi naman naapot to sa ano ho? Yung live weight nito is nasa ano lang kasi ang boss, mga 18 kilos. So, luto dito is nasa mga 10 kilos na lang ata.
yan. Salang din. Sana makahapon may rang alauna, mabos. Uy na yung ating mga rider, mabos. Pasa, maligo, no? Siguro next month, sikapin po namin, mabos, na kapag, you know, kapag bigyan kami ng bagong pickup. Hindi yung second hand or third hand na nagaling ako ko doon. Sakit sa ulo po. Kaya nga naibinta ko yung aking multi-cab last 2 years ago. Was. So next month, sikapin natin na ano. Hindi po kasi madali yung pag-provide kasi medyo may kalakihan din yung amount. So try natin ano, i-provide yan. Yan. Pulang namin this afternoon po, mga boss. Ampalaya. Sadong Ampalaya. Okay. Ampalaya with egg and ground pork. Uy, dala. Ito na kami sa loob kain, boss. Dala. Ulan. Yan. Yung mag-deliver, mga boss. Mas kaming manahalian po. After na may deliver ko yan sa didiretso pa ako ng mall para kunin naman yung mga stock natin na belly tsaka ang lansaw mga boss. Helmet ako Glenn ba? Ha? Okay. Yan tapos na yung mga deliver mga boss baka nagkasilong lang tayo dahil sobrang lamig na po. Pare na tumigil yung ulan, boss. Yan, dumaan pa pala ako doon sa ano, boss? Sa palengke. Dela dumagdag tayo ng baboy po, tatlong baboy mga 30 kilos and almost 40 kilos, boss. Yeah. Dela may mga maple po order para sa Saturday and Sunday. And after this, punta na akong mall para kumuha ng stock. Kasi si Umar, boss, hindi pwedeng magbuhat yan dahil kakabunot pala ng ngipin kahapon. Hanggang dito na lamang sa araw na ito, boss. Isang masaganang pamumuhay po. Tulindoy, nagpe-pwede na para sa sabaw ko. Paalam! Paalam! Glenn, seryosong mga kayo niya?